Sunod, ano number na? Number six, ano? You are your own boss. You are your own boss. Ikaw ang boss. Walang time in, time out. Hawak mo oras mo. Kung kailan mo gusto. Pero, tandaan mo, ang iniisip kasi, ang mga nasa, ang pagpini-picture out kasi natin, na iniisip mo, boss. Ang nasa isip kagad natin, pag-golf-golf lang. Di ba yan? Pa-chill-chill lang, pa-travel-travel. So, pagka sinabi namin, boss, ang nasa isip mo, ako, boss, so, ibig sabihin, dapat chill-chill lang pala talaga. Hindi. Tandaan mo, ang negosyo sa umpisa, hindi po yan ngayon negosyo. Tinatrabaho. Ulitin ko, ang negosyo sa simula, hindi yan ninenegosyo. Tinatrabaho. Negosyante ka na ngayon. Nakadepende sa'yo kung magkano yung kikitain mo. Kasi ikaw nga ang boss eh. Di ba? Kung bagay yung activity rate mo, sa'yo nakabase. E dito, pag dinoble mo yung trabaho mo, times 2 din yung balik na resulta. Pag tinriple mo, times 3 din. Naniniwala? Yes! Pagka talagang binigay mo yung very best mo, actually hindi nga lang yung best mo, ginawa mo whatever it takes, Brad, maniwala ka sa akin. Yes, sa front row, or sa labas, dire-diretso ang income, sigurado ka kung magkano kikitain mo. Sa front row po, hindi mo sigurado. Pero maniwala ka sa akin, hindi nga dito fix, pero maniwala ka sa akin, yung pagkita mo din dito, hindi mo rin sigurado kung gaano, hanggang gaano ka ilalaki. Kung nasa isip mo lang 10 million, malay mo maging 20, 50, 100, 200. Masarap ba yun? Yes! Hindi ka rin sigurado kung hanggang saan ang ilalaki. Pagka may sinabi sa iyo ko sa front room, hindi kasi sigurado dyan kung kikita dyan. Sabi mo nga, hindi nga sigurado kung kikita dito. Pero maniwala ko sa'yo, pag kumita ka, hindi mo rin sigurado kung gaano ka nakikikitain mo. Hindi mo rin kasi mabibilang. Tama mali? Tama! Kami rin naman eh. Ang gusto lang naman namin, 5,000, linggo-linggo, 10,000, hanggang sa kumita na kami 20, hanggang 30, hanggang gets 50, hanggang naga 100,000, linggo-linggo. Tingin mo ba, inisip namin, imagine namin yun? No. Pero sinabi lang sa amin ang apply namin. Kita ka dito, mag-iyaman ka, mag-imilyon ka, mag-imilyon ka. Ikaw ang magde-decide kung ano yung activity mo, kung gaano ka grabe. Kasi each and every one of us, lahat tayo may blank check na tayo sa office. Mak, magkano yung nakalagay? Blank check nga eh, so wala. Wala nakalagay. Pero may pangalan mo na. Anong pangalan mo? Ikaw? Misi. Nakakapagsalita ko. Ayan, ikaw. Ayan. Anong pangalan? Oo. Hindi bro, ako. Kamo, pangalan ko. Aljon po. Aljon po. O, sample, nakalagay. Po, Aljon. Blanco nakalagay. So si Aljon ang maglalagay kung magkano gusto niya. Hindi sa sulat. Saan? Sa gawa. So kung gusto mo ng 10,000, linggo-linggo na cheque, dapat yung trabaho mo pang 10,000. Kung gusto mo 50,000 na cheque linggo-linggo, dapat yung trabaho mo pang 50,000. Kung gusto mo 100,000, dapat pang 100,000. Kasi bago malagay yung mga pangalan ng mga superstars dyan sa papel na yan, may mga ginawa yan, may mga sinakripisyo yan, may mga tinrabaho yan na hindi tinrabaho, hindi ginawa, at hindi sinakripisyo ng iba. Nakukuha mo? Kaya kung ikaw, gusto mong malagay yung pangalan mo dyan sa superstar na yan, kung magkano yung gusto mong kitain, kailangan mong trabahuhin. Trabahuhin mo. Diba? So kung 20,000, hindi trumabaho pang 20,000. Breakdown mo. Bago ka mag-20,000, sabi natin gold ka. O, diba? 10 tao. Paano ka makapagpa-join ng 10 tao na gold? Paano ka makapagpa-join? So sabi natin sa 5 taong kausap mo, merong isang tao nag-join na gold. So kailangan mo na 50 taong makausap this week. Kaya ba? Oo naman, kaya. Tingin mo, kaya mo? Yes! Oo naman. Kung itutuloy mo ito na itutuloy ng dire-diretso, maniwala ka sa akin, magagawa mo. Hindi nga lang 50. Pwede kang umabot ng 200 taon, hindi mo na makapansin yun. Magdadire-dire-dire-dire-diretso ka na. Nag-gets nyo? Yes! Di ba? So, kailangan mong trabahuhin ang negosyo mo. Kailangan mo mag-focus sa front row. I-focus mo yung mga bagay na gusto mong lumaki. Sabi nga eh, what you focus on grows. So kung mag-focus ka sa front row, yan ang lalaki. Kahit saan naman eh, kahit di naman dito eh. Mag-focus ka sa business, lalaki. Mag-focus ka sa school mo, tataas grades mo. Diba? Ganun lang naman yun eh, diba? So ano yung pinafocus mo eh? Tip, gusto nyo tumaas, check nyo. Yes! Taasan mo tip, activity rate mo. Huwag ka magbabawas ng trabaho, magdagdag ka. Activity rate. Tapos gumawa ka ng schedule.
Kailangan may schedule ka. Kasi minsan, pag wala kang schedule, pag gising mo ka lang sa umaga, isipin mo, ano gagawin ko ngayon? Ah, sige, mag-i-invite ako, tapos kung may pumunta sa office, pupunta ako. Pagka may nadala ako, hindi ganun. Dapat may na-schedule ka na talaga. May sinusunod ka na. Sample, Tuesday, dapat may 10 or 12 kang makausap. Wednesday, dapat ito. So, maghahanap ka, paano mo magagawa yung mga bagay na yun? Dapat pinapressure mo rin yung sarili mo. Yes. Minsan, mas maganda pag may pressure eh. Mas maganda pag may deadline eh. Kasi pag may deadline, ginagawa mo eh. Wala akong pakialam kung pinaghandaan mo o nirush mo yan. Ang importante, may ginawa ka. Naranasan mo na yun? May project kayo. Anong araw ngayon? Monday? Monday ba ngayon? Yes. Wednesday ang pasahan. Kailan mo gagawin? Tuesday? Hindi. Ano? Wednesday morning. Nag-ramming ka. Nagmadali ka. Pero hindi usapan kung minadali mo o pinaganda mo. Ang usapan, may ginawa ka ba? Meron wala? Meron. So may resulta ka. So taas ang mga activity rate niyo. Yun. Minsan, advantage yan. You are your own boss. Kasi kung magkano mo gustong kitain, kikitain mo eh. Tama, mali? Tama. Walang limitation. Ang limitations lang yung sarili mo. Which is minsan, imbis na maging advantage, nagiging disadvantage. Since wala kang boss, walang mag-uutos sa'yo. Walang magpapakilos. Walang gigising sa'yo sa umaga. Pinakamahirap pa naman sa lahat gawin, bumangon sa umaga. Di ba? Parang pagdating ng umaga, parang yung kumot mo nagkakaroon ng buhay. Kumapalupot kusa sa'yo eh. Di ba? Parang mga pag-ano, eh, di ba? Di ba? Parang, alam mo yung tipong bagong ligo ka na. Nakaligo ka na't lahat. Napatingin ka pa sa kama mo. Pag upo mo, uy, comfortable yan. Narasan mo yun? Narasan nyo na yun? Yes! Di ba? Ako, naranasan ko na rin yun. Di ba? So, you are your own boss. O dito, kailangan, una-una sa lahat, syempre, kailangan may disiplina ka sa sarili mo. Kaya mo ba disiplinahin yung sarili mo? Yes! Disiplinahin mo sarili mo. Bumangon ng maaga, trumabaho, matend ng meetings, saka trainings, umubo ka dyan ng 2-3 oras yung tipong kaliwa na rin nakupusapin mo kasi yung kanan namamanid na kada may sinasabi yung upline o kaya yung nagtuturo, yung speaker, di ba? Parang patingkatli ka, di ba? Patang, labanan mo yan, naanto ka, mainit, may amoy punyeta yung katabi mo. Tisin mo, di ba? Wala ka na amoy, ikaw yun. Hindi, joke lang, di ba? Hindi, tisin mo yan. Kasi hindi nyo ngayon mga pinagdaanan namin noon. And maniwala ka sa akin, sobrang sulit. Sobrang sulit yan. Lalo na pagka kinabukasan, isipin mo nga, imagine mo bukas na labas ng first car mo. Pupuntahan mo sa kasa, di ba yung pinapangaral mo Ford Ranger? Di ba? Yung Ford Raptor? Oh, yung Honda Civic mo na Type R? Na kulay puti? Imagine mo, di ba? Yung Benz mo, yung Mustang mo, yung Camaro mo, yung 86 mo. Di ba? O kaya ngayon ilalabas, gumawa ng event na, ako minsan binabalaw sa rin ko, gumawa tayo ng event na ganito kasi mamaya magtutok ka pala kasi mamaya i-deliver na yung Toyota 86 mo na brand new dyan. Imaginin mo yun, nakakagig. Yun, di ba parang, di ba hindi ka mapakalinan siguro, nandun ka sa baba, eh, tingin ka ng tingin ng ganun, sabi, asa na ba, marating na ba, malapit na daw, S6 na, o, di ba? Sarap nun bro. Ako pagka ganun, sample, nung bago pa lang ako, tumutungtong ako dito, ako yung nagbubura ng whiteboard eh. Tama, bubura ko ganyan. Pag nalagay ngayon, tutungtong ako sa harap na ganyan, tapos titigang sila, iniisip ko, sana ko dahating ng time, ito na yung lahat ng grupo ko. Lalabas ako ganun. Yun ang ginagawa ko. Okay na, you are your own boss. Ano kailangan dito? Kailangan may? Di ba? Focus, learn how to focus. Kinig sa upline. Gawin mo yung tama. Di ba yung tatlong T? Gawin mo ng tama, tuloy-tuloy at tunod-tunod, ne, todo-todo, di ba? Tama, tuloy-tuloy, tsaka todo-todo, di ba? Pang ilang number na? 7. Pang 7, family business, yan. Family business. Alam mo, sa mga M Club ko, ang pangalan niya si Sir Louis Amul, pwede niyo siyang interviewin mamaya. Alam mo, itong taong to, pinasok niya lahat ng angkan niya. Nanay niya, tatay niya, kuya niya, seryoso. Gumawa nga ito ng video, ang dami nga nag-share. Kasi ako, natuwa din ako eh. Imagine mo yung nanay niya, brad, chumecheke. Nagtatap, di alam. Hindi, seryoso. Nagtatap yung nanay niya. Ay, tama ba? Yung nanay ba niya? Basta may nagtap siya eh. Tatay niya yata o kuya niya. Kuya niya! Yung kuya niya yata, nagtap. Tapos binigay niya. Kararating lang, sabi niya, andito, may video yun. Andito, bibigay nga pala natin sa nanay natin. May cheque siya, hindi niya alam. Pagbigay, oh nay, may cheque ka. Ano nararamdaman mo? Ay, siyempre, masaya. Kahit ako yan dito lang sa bahay, may nadating na biyaya.
Family business, bro. Pwede mo isama nanay mo, tatay mo, kapatid mo, pinsan mo, barkada mo. As in, di ba pwede? Tama mali? Tama! Sa trabaho mo, try mo yan gawin. Pwede ko ba dito, pwede nyo bang tanggapin din yung tatay ko? Masaya pa ako pagkasama ko siya eh. Mas magiging productive ako. Kaya? Hindi eh. Di ba? Tapos ang malupit niyan, minsan, di ba, pagka sa traditional business sa labas, pag nagsama ka ng pamilya, actually, yun nga yung rule number one doon eh. Huwag kang magsasama ng pamilya mo eh. Kasi pagka dumating sa time na nagkaroon ng problema, brad, hindi mo pa magsasabihan eh. Bakit? Close ko kasi kuya ko yan eh. Ay, ano ko kasi, pinsan ko kasi, kaya mahirap pagsabihan. Tito ko kasi yan eh, pero ikaw yung may-ari na kumpanya. Mahirap pagsabihan. Nangyayari? Yes. So yun yun eh. Diba? May tinatawag pa sa labas na ano, na itawag natin, ano ba tawag? Yung natural problem kung tawagin. Parang natural problem. For example, di ba? O, pag nag-traditional business ka sa labas, di ba? Nagtayo ka ng burger. O, sample, nag-franchise ka ng Angel's Burger. O, nag-hire ka ng tauhan doon na magluluto. Sabihin natin, o, lalaki, nagluluto ng ano. O, sabihin natin, babae, kahit babae, nagluluto ng ano, ng burger, yan, nagluluto. Dumaan yung crush niya, bibili. Kapabili, burger, pagbayarin niya. Pagbabayarin niya? Hindi. Hindi. Bakit? Papalakas yan eh. O ito ba? Huwag na. Ano ka ba? Lalagyan pang cheese. Di ba? Hot sauce. Ha? Hmm. Di ba? Eh nakita ko makain. Maya-maya gumagano. Ano gagawin? Bibigyan ng... hindi lang tubig. Ano? Soft drinks. Oo. Di ba? Bibigyan soft drinks. Pagbabayarin? Hindi. Doon pa lang, bro. Lugi ka na eh. Tama mali? Tama. Hmm. Di ba? Ganun yun eh. Kaya mahirap pag may traditional business ka eh. Diba? So, dito pwede mo isama family mo, family members mo. Yung sino pa ba? Si Carlo Zadi naman. Familiar ka kay Carlo Zadi de los Santos? Yes. Oh, yan. Isa sa mga millionaires club natin. Si Carlo naman, ang ginawa naman niya, yung nanay niya. Yung nanay niya mag-M club na eh. Okay. O kasi nung pagka-join na pagka-join niya, pag-join na pag-join pa lang niya, pinwesto na kagad niya yung nanay niya dito. Tapos ang ginawa niya, nilagyan niya ng left and right, siya tumatrabaho. So, tumecheck kay nanay niya ng 15,000 linggo-linggo. Pero hindi niya agad binibigay. For example, sa isang buwan, ang binibigay lang niya 20,000. Yun lang, 20,000. Tapos tinatabi niya iba. Pag may emergency, yun yung binibigay niya. So, hindi nababawasan yung savings din dito ni Carlo. Diba? So, magkano check-in ito? Diba? Ganun. Pagka sinabi, ba't 15,000 lang binibigay mo sa akin? Ano sabihin niya sa nanay niya? Humataw ka kasi, ma. Humataw ka. Puta naman. Matanggang training. Nagsishare yun sa kabanatuan. Pinagsishare niya. Sa mga GA. Hmm. Lalo na pagka nandun yung mga, ano, mga members ng mga matatanda na rin. So yun, ganun maganda yung sistema. Di ba? So, yun yun. Di ba? Naluluto ba ba kayo? Yes! Di ba? Sunod, ano, speaking of sistema, yan, pangilan na? Pang eight, proven system. Yun. Ang pinakamaganda sa front row, tanong nyo ano? No. Ang maganda dito, ito po yung tamang sistema. So meron tayo, ito. Hanggang ilang account lang pwede sa front row? Hanggang tatlo, pag ikaw nagsisimula ka pa lang ha, hanggang tatlong account lang. Kung ang company natin o yung owners natin, gusto lang nilang kumita ng pera lang ng pera, pera ka pinag-usapan, pagbubukas din kanya ng unlimited accounts. Pero binigyan tayo ng owners na ano, yung tama lang, na kaya mo mag-focus sa tatlong linya mo, sa tatlong account mo, kaya mo mag-focusin dyan. Kasi may mga taong mag-join sa'yo dyan eh, tama mali? Tama. So alam nga naman, di ba lagi natin sinasabi, we're not recruiting people, we're sponsoring, ini-sponsor natin sila. Ibig sabihin ng sponsor, ano, ikaw yung bahalas, parang ninong sa kaninang, tama mali? Kumbaga pagka nawala yung parents, di ba, nung bata, ang sasalo dyan, yung ninong tsaka ninang. Hindi lang basta masabi na title lang yan. Na ako ninong, ganito ganyan, mag-aabot lang ng pamasko, di ba, mahal ka ni ninong, mga ganyan. Hindi, ano, more than pa dun, nag-extend beyond pa dun sa title lang ng ninong o ninang na parang pangalawang pamilya mo na pag may nangyari. Nag-gets nyo ba? Ganun yan eh. So ganun din dito. Kumbaga, nag-sponsor tayo ng tao. Diba? Apps, bakit tatlo lang? Kasi nga, yan yung kaya mong i-handle. Talaga, apps, hindi ba tayo pwede magsampu 20 heads, 32 heads, 33, 77 heads? Hindi. Yung isang account mo nga na bro, sirap na hirap ng Eric. I-workout po, tama.
bigyan ka pa ng 77 heads. Umayos ka muna, ha, Pachikin. I-maximum mo muna yan bago kami maniwala sa'yo. Tama mali? Tama! Di ba? So, kumbaga, ano tayo? Kumbaga yung sistema natin, result-oriented. Ibig sabihin ng result-oriented, nakabase siya, may resulta na. Hindi yung tipong gagawin mo pa lang, tapos, tsaka ka lang mag-experiment kung effective ba ito o hindi. Hindi yun. Yung sistema ang ginagawa natin sa front row, ano, may resulta na, may nangkaroon na ng resulta. Effective na. Nakukuha. Na kapag ka ikaw, in-apply mo rin sa'yo yung sistemang yan na binibigay sa'yo ng appliance mo, matik yan, 100% magiging successful ka. Kaya iniwala? Yes! Yun. Di ba? And syempre, ang pinakamaganda sa front row, ang maganda ho dito, or ang magaling dito, hindi ho yung mga tao. Ulitin ko, ang magaling sa front row, hindi ang tao. Ang magaling sa front row, yung sistema. So, maganda ho o magaling ang sistema, kaya gumagaling ho yung mga tao. Nagigets nyo? Yes. Yun yung pinakamaganda. Diba? So, at saka yung sistema ang binibigay sa front row, hindi ka napahihirapan. Madali na lang. So, hindi mo na kailangan mag-overthink. Hindi mo na kailangan mag-overanalyze. Too much analysis may lead to permanent paralysis. Kakaisip. Di ba? Ang marketing plan natin, left and right lang, binary. Ano sasabihin mo? Left and right. Ganto-ganyan, di ba? Left and right, mandali-dali. Kahit bata nga, alam yung left and right eh. 5 years old, 4 years old, 3 years old, alam yung left and right eh. Tama, mali? Tama. Ikaw ano isipin mo? Eh, paano pagka ito lang ang gumalaw? Ito hindi. Eh, paano kapag ka hindi naman ito gumalaw? Ito naman yung gumalaw. Eh, paano kapag ka nawala naman? Ang daming iniisip eh. Di ba? Result-based tayo, ibig sabihin, marami lang ang nagagawa. Ang gagawin mo is gagawin mo na lang siya. Nakukuha nyo? Yes! So, stop overthinking, stop overanalyzing, and don't reinvent the wheel! May sistema ng tinuturo sa'yo sa upline mo, di ba? May sistemang pagkakasunod-sunod, ito yung gagawin mo, pag may guest ka, tapos ganito gagawin mo, ganito gagawin mo, sunod yan, lalapit mo sa upline mo, imamom natin, sunod yan, ganito. Pag na-join, ganito gagawin mo, pupunta ka sa ganito, pati natin natin, huwag ka nang mag-reinvent ng wheel. Ibig sabihin, don't reinvent the wheel, sample ang gulong. Ano ang hugis ng gulong? Try mo kwadrado. Huwag ka nang mag-experiment ng ganon. Di ba? Try ko kaya ano, octagon. Feeling ko mas pabilis tumakbo to. Kasi may kanto eh. Bigyan ka sports ka, kwadrado, kunin mo. Alam mo kahit pababa yun, di ka aandar, nakaganyan lang yan. Pag umandar ka ganun, tag. Imagine mo pag hinarurot mo yun, ganyan ka. Ang cute mo sa loob nun, di ba? Mahihirapan ka lang, tantanan mo. Kung yung binigay sa'yo, kung yung tinuro sa'yo, yun na yung gawin mo. Tama! Tama! Di ba? So, kumbaga, pag ginawaan yung ng isang tao yung sistema, kaya mong kopyahin. Ano ba yung term doon? Copyable. Duplicatable. Di ba? Hindi, madali siyang kopyahin. Di ba? Ano lang magagawin mo? Ito, okay. Una, aralin mo lang yung negosyo. Sunod, magdala ka ng tao. Pangatlo, i-lead mo. Sunod, turuan mo. Tapos, i-duplicate mo. Yan limang yan. Aralin mo yung negosyo, dala ka ng tao, i-lead mo kung paano gawin ng tama yung negosyo, turuan mo kung paano yung sistema, para ma-duplicate. Paulit-ulit lang, ganyan. Aral, dala ng tao, lead, teach, duplicate. Aral, dala ng tao, lead, teach, duplicate. Yan yung sistema. Marami bang kailangan hanapin? Pakadali. Diba? So, yan paulit-ulit. Ulit-ulitin mo lang yan. Magugulat ka habang ginagawa mo yun, panlaki ng palaki yung income mo. Bakit? Kasi mga members mo, yun din na din ang ginagawa. Paulit-ulit. Tama, mali? Tama. Kaya pa? Yes! Pang number na tayo? Nine. Pang nine, portable business. Portable. Kahit saan mo dalhin, madadala mo. Kahit saan. Minsan nga eh, may nakaranas na ba sa inyo dito, nag-on the spot kang magturo pero wala kang dalang kahit ano? Ang meron pa lang, ball pen tsaka brochure. Tapos nasa McDo ka, ang ginawa mo, yung papel ng McDo, binaliktad mo lang ng ganyan, tapos doon ka nagbilog-bilog, ganito business. Naranasan ko yan. Yung iba nga sa tissue na lang eh, ganito yung business. Pero may mga nagpipayin. Kasi portable yung business eh. Kahit saan, pwede mong dali. Pero hindi ko naman sinabi, huwag ka maging, di ba, okay lang, wala kang clear book, okay, wala kang sample na products. Kailangan mas maganda pagka-ready ka, paghanda ka. Kasi ang tao din, results-based.
tsaka to cease to believe. Pakita mo kung ano yung mismong nangyari sa'yo, tsaka yung products. Mas maniniwala sila pagka meron dyan. Mas madali niyang, brand, mas mataas. Gusto mo makapagpa-on the spot? Yes! Mas malakas ang chance makapagpa-on the spot. Kahit nandito ka sa office, ha, pag may sample ka na products, pag may nakahanda ka ng pang-package, mas madali makapagpa-on the spot yan. 100% bro, maniwala ka sa akin. Kumataas yung chance ng on the spot ng rate kapag ka ikaw may dalakang package. Kasi nakahanda na eh, nandun na nakikita na agad nila eh. Di ba? Masterin mo yung pagbobomb. Masterin mo, ibig sabihin yung pagtutok, pagpapresent. Para kahit nasan ka, kahit saan ka probinsya itapon, kahit nasan lugar ka, makakapagtok ka. Bigyan ka lang ng ballpen sa kapapel, may brochure ka lang dyan, kaya mo na magbomb, kaya mo na magtok. Kasi portable yung business eh. Sa ganda ng sistema natin, ano mo pwede gawin dito? It's either yung tao ilapit mo sa produkto o yung produkto ilapit mo sa tao. Meron nakaranas na dito mag-house to house. Magtok ka sa mga bahay-bahay, meron na? Yes! Nagpunta ka sa ibang probinsya, meron na, nawalang office, nagawa mo na yun? Pero imagine mo, nakapag-build pa ng group, nagkaroon pa ng province. Dito naman sa Batangas, wala pa naman dating office dito, pero ba't napalaki natin? Kasi portable yung negosyo. Kahit saan pwede mong dalhin. Tama, mali? Tama! Yung karinderya mo, nagtayo kang karinderya, oh. Mas marami pa ng tao sa kabilang bayan, pwede mong dalhin? Hindi. Pwede? Hindi. Hindi. Di ba? So, kumbaga yun lang yung disadvantage nun eh. Di ba? So, sa atin, hanggat may tao, pag dinala mo dun yung negosyo natin, may payin tayo. Minsan nga, kahit nagpupunta ka na ibang bansa, eh, may napapapayin ka pa rin. Di ba? So, yun yun. Kumbaga, portable business. Sunod! Number ano? 10! Law of leverage. Yan! Law of leverage. Yan yung sa atay. Leverage. Di ba? Hindi, law of leverage. Ano ba ang law of leverage? Ang law of leverage, ang ibig sabihin daw yan is you're multiplying your time through the work of others. Yan yun. Di ba? Namumultiply mo yung oras mo. Ilang oras meron sa loob ng isang araw? May 25 dito? Hindi, baka VIP ka, ganun. Bigyan kang extra. Baka malay mo, hindi namin makita. 24 hours. Okay na, burahin ko na to? Yes. Ayan, nabura ko na eh. Wala ka ng choice. Ayan. Sulat mo na lang ulit mamaya. Ayan. 24 hours. Ano daw ang leverage? Ang law of leverage, you're multiplying your time through the work of others. Namumultiply mo yung oras mo. Paano mo multiply? Sample. Bigyan kita ng sample. Pabayag ka kay Henry C? Yes. O, sumalangit na wa. Ha? Ayan. Henry C. Ano ang pinakasikat niyang negosyo? SM! 5552 na. Dedok lang, ano? SM! Sabihin natin, sa loob ng isang SM, sa SM Lipa, tingin mo ba nasa 1,000 ang empleyado dyan o more than ba? More than! Sabihin natin nasa 1,000 lang. 1,000. 1,000. Ngayon ito malapit. Kada isang empleyado o employee, ilang oras ang binibigay nila sa SM? 9. 8 hours. So, 8 hours. 8 hours, yung 8 hours mo, times mo sa 1,000 na employees, ilan? 8,000. So, meron nyo yung si Henry C na 8,000 hours. Sabihin natin sa 8,000 na employees na yan, dyan sa 8,000 na yan, dapat sa isang araw may quota silang 100 pesos. So, yung 8,000 times mo ng 100, magkano? Ha? 800,000. So in 8 hours, may 800,000 siya. Tanong, 1,000 lang ba ang employees niya sa isang SM? Hindi. Isa lang ba ang SM niya? Hindi. 100 piso lang ba ang kinikita niya kada isang tao? Hindi ko, ang quota niyan malaki. May nakapagtrabaho na sa SM? Meron? Meron na? Magkano quota? Oh, wala pa. Di ba? Ako rin, hindi ko alam. Anamin mo ha, pagpunta mo doon. Di ba? Yan ang low leverage. Nagagets mo. Tsaka imagine mo, gano'ng kaganda yan. Kaya, nandyan ho ang pagyaman ng tao nasa pagnenegosyo dahil sa leverage na yan. For example, SM. Ayan, SM. Ano pa ho yung ano? Ano pa yung negosyo ni Henry C? Alphamart. SM. Hindi, sabihin natin SM na lang muna. Video. Madami ba SM? Video. Sa Lipa, may SM, tama? Saan pa? Alam ba? Saan pa? Batangas. Saan pa? Marikina. Santa Rosa. Dasma. Bulacan. Quezon. Meron doon? Siguraduhin mo ah. Saan? Meron sa Lemery? May SM sa Lemery? Ilang may SM
sa Limerick. Ano ba? Cogio, saan pa? Antipolo, saan pa? Lucena, ano pa? Cebu, ano pa? Ha? Ang dami! O na! Ang dami hindi! Ang dami! Tumigil ba siya doon? Hindi. Hindi, ang malupit niya, ano, nagtayo pa, hypermarket. Supermarket. Ano pa? Video. Center point. Di ba? Ano? Sa, ang tawag, SMDC. SMDC. Highlands. Tagaytay Highlands. Kanya rin yun. NU. Alpha Mart. Alpha, ah? Kanya yun? Halika rito, mapanahan ka na. Kasi hindi sabi mo. Alpha Mart. BDO! Maraming BDO? Yes! Nabuot. Doon nga sa may ano, Pasay. Mayroon isang kanto doon na kutsa, bawat kanto BDO eh. Punta ka sa gitna, isipin mo, ano kaya bangko maganda? Di ba? BDO! Tumigil ba doon? Yeah. Hindi! Ano ba? China ba? China ba? Ito malupit. Yung sa hypermarket na yan, may negosyo na siyang hypermarket. Nagtayo pa siya ng negosyo sa loob ng negosyo niya. Bonus. Ang ina. Doon lang ako nakakitang bonus na may bayad. Bonus ka! May bayad! Diba? Oh, Brad, kamo kinikita niya? Imagine. Tama ba ako, kahit wala sa SM si NBC, kahit tulog siya nagkakabay, kumikita ng million SM? Yes! Ano naman, kahit wala na nga eh, kumikita pa rin ng SM? Yes. Yan ang leverage. Nakita mo na ba si NBC sa loob ng SM? Siya yung nagmamop ng floor? Siya yung nag-i-inspect ng bag mo? Siya pa yung kumakanta, nakalini skirt? We got it all for you. Happy to serve. Kahit ako rin. Hindi! Diba? Kahit nasa ibang bansa eh. Diba? Kumikita na malaki. Yun yung maganda. Diba? Eh sa front row. Ah, ups, paano mo maitutulad naman yan sa front row? Papakita ko sa'yo mabuti. Kinig ka mabuti ah. O sabihin natin ganito. Pangalan mo? Precious. 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 Diba? De, gano'n mo, sa isang araw, ilang oras mo ginagawa ang front row? Sige, antay ka namin. Sige lang, ilang oras mo nagagawa? 12 hours. 12 hours yan. Sabihin natin si Precious, may na-invite 5 hours yung ginagawa yung front room. Tapos yung isa naman, part-timer, 2 hours lang after ng work. Yung isa naman, na-invite naman niya, 10 hours, full-timer. Yung isa naman, 8 hours. Yung isa naman, 7 hours. O sabihin ko, 12 plus 5, 17 plus 2, 19 plus 10, 29 plus 8, 37 plus 7, 44. So meron na kagad siyang 44 hours. Parehas lang ba? Yes. Maliit pa lang, pero pag lumaki yan, ganito rin ang mangyayari dyan. Maduduplicate din. Lalaki din. So yun yung maganda kapag ka ikaw, nagnenegosyo ka. Yun ang tinatawag na law of leverage. Like for example, ngayon, wala naman po ako sa Dubai. Pero bakit may mga taong may mga members ako nagpapapayin mo? Kasi, kumbaga may law of leverage. Diba? So, tandaan mo, sabi nga eh, secret to wealth, ito abasahin ko sa inyo. Secret to wealth, working hard doesn't mean that you're working smart. Diba? Kukuha ka ng isang, pasimplihin natin leverage. Parang ganito, yung nanay sa bahay, yung mga asawa sa bahay, yung mga babae. Kung marami silang ginagawa at meron silang trabaho at pagod sila, at kailangan nila maglinis, maglaba, magplansya, tanungin ko, anong ginagawa nila? Anong kinukuha nila? Kumukuha sila ng? Kasambahay. Kasambahay. Kukuha ka ng kasambahay. Para ano? Yung trabaho ko, ma-multiply through the work of others. Tapos may mas iba pa akong productive na magagawa. Yes. Ganun po ang leverage. Imbis na ako na yung maglalaba, siya na yung maglalaba. Imbis na ako yung magluluto, siya na yung magluluto. Imbis na ako yung maghahanda, siya na yung maghahanda. Imbis na ako yung magmamasahe sa misal. Hindi, joke lang. So, kumbaga, leverage. Tama nga, le. Ganun ho yun, di ba? Baka mamaya sisantihin mo na lahat ng mga kasamahe dito. Paalisin mo. So, hayop na yan, meron palang ganun. Di ba? So, eto. Ano number na? Natututo ba kayo? Yes! Talaga? Pamurahin ko na pa. Number? 11! Ano? Residual tsaka versus passive income. Diba? Ang maganda ho sa front row, hindi po tayo
linear income or linear or kung ano man gusto mong sabihin dyan. Linear income. Ang linear income, ganito yan. Maging masipag tayo, maging tamad tayo, matik yan. Sabi niya, linear, dire-diretso lang, ganyan. Walang pagtaas, walang pagbaba. Ganyan ho ang income. Ah, ganyan, hindi tayo ganyan income. Perfect example, pag nag-work, ano? Maging masipag, maging tamad, pero kung at the end of the day, kung ang nakalagay sa kontrata mo is 12,000, ang kikitain mo lang is? Sa front row, hindi. Nagpa-fluctuate po tayo. May pag-akyat pagbaba. Minsan, pag bumabang ganyan, sobrang baba, biglang after 1 week, biglang papalong ganun. May nakikita ka bang ganun? 900 yung cheque, tapos after 1 week, pumalo ng 37,000. May mga ganun eh. Di ba? So, yun yung sinasabi kong ano eh. Yun yung sinasabi kong, hindi, sa work, sure yan, kikita ka. Sa front row, hindi sure yung paglaki, pero hindi fixed yung salary. Pero, yung paglaki mo, yung paglaki ng income mo dito, hindi mo rin sure kung hanggang saan ang ilalaki. Kasi sobrang laki ang pwede mong kitain sa front row. Diba? Hindi po tayo linear income, exponential income tayo. Yan po ang mindset natin. Diba? Kumbaga, we're training people to let money works for us. So, tinatrabaho ho natin na, or inaaral natin kung paano darating yung time na hindi mo na kailangan trumabaho para sa pera. Yung pera na magtatrabaho sa'yo. Nagagets ba? Yes! Yan yun. Kumbaga sa pagtatanim, ang tinatanim ho natin, hindi buto ng munggo. Ang buto ng munggo, pag tinanim mo, mamaya-maya lang, pag gising mo, ano na yan? Toge na. Pagka inanim mo, meron pa? Ano kailangan mo ulit gawin? Magtatanim ka na naman. So, dito hindi. Ang ginagawa natin, ang tinatanim natin, buto ng mangga. Pag tinanim mo, pag tulog mo, kinabukasan, meron na. Punta magulat ka kung meron na. Pag meron na, akyatin mo. Baka may bibi dyan, sumasayaw. May background music. Oh, bakit ba? Ayan. Kumbaga, ano, it will take years. Hindi lang basta aantayin mo lang tumubo. Habang susubaybayan mo ba yung paglaki ng mangga? Yes. Oo naman. Kukulambuan mo, di ba? Kukultivate mo, kakausapin mo, magdadab ka dun sa harap niya. Yung ginagawa natin dito sa front room. Masarap ba yung ganun? Yes! Oo naman, exponential income. Di ba? Oo, yan yun eh. Basta tumagal ka lang sa front row ng 10 years consecutive. 10 consecutive years. 10 years ng tuloy-tuloy, ginagawa mo ng tama, wala kang tinatapakan tao. Nakafocus ka, nakikinig ka sa apply mo, ginagawa mo yung kailangan mong gawin, yung responsibilidad mo. Ano ba responsibilidad mo sa front row? Ang responsibilidad mo, umattend ng training, makinig, aralin yung negosyo, alamin yung sistema. Ang trabaho mo sa front row, magdala ng magdala ng magdala ng tao. Magdala, magturo, makinig sa apply, magdala, magturo, makinig sa apply. Yan ang trabaho mo. Nagigets nyo? Yes. Gawin mo lang yan ng 10 taon, 90% of the chance, yayaman ka sa front row. Yes! Yes! Yes. Medyo delay, hindi. Pag ginawa mo ng 10 years ng tuloy-tuloy at todo at sunod-sunod ang front row, nang tama, 90% ang chance mo na ikaw, yayaman ka. Yung iba, hindi nagpumapalakpak. Bakit? Apps, paano pag ganun nandun ako sa pang 91%, pang 10%? So, ibig sabihin, hindi pala ko yayaman. Actually, hindi pa tapos. 90%, if you're going to do networking or front row for 10 consecutive years, 90% of the chance you'll be rich, 10% of the chance you'll be fucking rich. So, wala kang choice. Maging mayaman ka, o maging mayaman na mayaman na mayaman na mayaman na mayaman na mayaman. Diba? Bro, alam, posible bang mangyari? Bro, posible. Mayweather niya nagtiwala sa front row eh. Yes! Alam mo ba, may dalawang piloto yun. Alam mo ba kung paano umalis? Kung paano siya pumili ng bansang pupuntahan niya? May globo siya na maliit. Paiikutin niya. Gaganyanin lang niya. Kung saan maglanding yung daliri niya? This seems like a good place. Let's go there. Totoo yun sabi ng uplines, no? Magstay ka lang.
Mag-stay ka lang. Gagaling ka din. Hindi naman namin kailangan ng magaling dito eh. Abs, kailangan ko ba kailangan gumaling? Oo nga. Eh, wala naman nag-join dito na magaling agad eh. May na-try ka na? Nag-join kanina? Siya nag-endy oh. Malay mo, may ganun. Diba? Diba? Ano ba yung tuturo niyo mamaya? Pwede ba ako na? Diba? Diba? So... Nakakuha nyo? Yes! Delayed gratification. Nasa dulo yan. Nagtatanim kayo. Naniniwala ba kayo yaman kayo sa front row? Yes! Nasa likod, yaman ba tayo? Yes! Kayaman tayo, Brad. Imagining. Pero alam mo lang ang pinaka nakakainis sa networking. Tanong mo ano? Hello? Alam mong yayaman ka. Hindi mo alam kailan. Kasi minsan yung sineset mong goals, 6 months emplam na. This month dapat makuha ko yung 200,000. Inahataw ko naman, ba't gano'n na nangyayari? Ba't bumagay? Tanim ka lang, tanim. Pero hindi mo alam kung kailan yung ani. Pero mag-stick. Kasi pag dumating yung time, na-ani ka, nagkakasabay-sabay yan. Yung tinanim mo last year, 2 years, 3 years ago, after 3 years, 4 years, or this year mo inani lahat, nagsabay-sabay, magugulat ka. From 8,000 monthly mo sa front row, nag 2,000, excuse me, 2,000 kaling mulingo, magugulat ka from 8,000 monthly. Pumalo ka 200, 250, 300,000 buwan-buwan. Mangyayari yan! Mangyayari yan! Maniwala ka sa akin, mangyayari yan. Yes. Yung pinuproblema mo sa pera, this year, masusolusyonan mo yan. Yes! Yung utang mo, Brad, mababayaran mo yan. Yes! Utang ng pamilya mo, mababayaran mo yan. Yes! Paniwala ka sa akin, mangyayari. Paniwalaan mo. Sabi nga, if you can believe on something, you're halfway there. Dapat, dito pa lang tapos na usapan. Nakita mo na. Alam mong nangyari na. Alam mong dadating. Sino dito naiinip na? Sino dito naiinip na? Naiinip na. Hindi ka naiinip? Naiinip na. Dapat naiinip ka. Alam mo bakit? Tanong mo bakit? Kasi alam mo may parating. Yes. Sino dito naiinip na? Taas ang kamay. Huwag ka mainip. Iba nga, tagal-tagal sa labas, hindi naiinip. Kasi ikaw, Brad. Yung simple nga lang, naiinip ka. Hindi, bakit ko tinanong, hindi para pagtripang kayo. Para ma-realize mo ang front row, ang networking, common sense siya. Na kapag ka nagbenta ka, may pera ka. Pag nag-invite ka, may DR ka, may cheque ka. Tama? Pag tumunga nga ka, nag-inarte ka, nag-drama ka, nagpasaway ka, hindi ka sumunod sa upline mo, ang pride mo, hindi mo tinanggal yan, hindi ka nakinig. Nako, nga nga ka. Nga nga. Nga nga. Nga nga. Nga nga. Yes, pwede kang hindi kumita pag hindi ka nakikinig sa upline mo. Pwede kang kumita pala. Pwede kang kumita. Pero kikita ka lang. Hindi kayo yaman. Yes, tama. Gusto mo yumaman, gawin mo ng tama. Lapit ka sa upline mo, pa-mentor ka. Always have a mentor. Focus ka sa sinasabi ng uplines mo. Isa sa pinakamaganda rin sa front row. Tanong mo ano? Ano? Ano number na tayo? 12! Alam mo pinakamaganda? Tanong mo ano? Ano? Walang OPEX or operational expense. Bayad sa upa, kuryente, tauhan, tubig. Pag may nasira, lahat ng branches natin from North Luzon hanggang sa dulo ng Mindanao. Brad, lahat yan. Even international. Ang expense niyan, lahat may sagot company natin. Sabi. Ganun kaganda. Yang aircon na yan, yang upuan na inuupuan mo, sa'yo yan. Hindi mo kailangan bayaran yan. Yung renta dito, yung front row ang bahala dyan. Diba? Wala kang binabayaran dyan. Even sa speakers, walang bayad dyan. Palakpak nga lang eh. Sino man? Hila na. Hindi, seryoso. Gets nyo? Saan ka nakakita ng ganun? Eh yan ang sakit sa ulo ng mga nagnenegosyo. Pag may nasira pa, may uminom nung ano, milk tea mo, namatay. Ikaw pa may sagot nun. Meron ba yan? Pintay mo eh. Diba? Diba? Gets mo? Maganda. Diba? Tsaka sa front row, may tinatawag ko tayong Cinderella story. Ah, Cinderella. Alam nyo ba yung Cinderella story? Yes! Hindi mo alam yung Cinderella story? Pamaya kayo sa story ni Cinderella. Yes! Ano yan? From mahirap to? Mayaman. Mayaman. Ganun din dito. From rags to riches. Yes!
Ngayon, maghihirap ka, maniwala ka sa akin. Pamasahe mo, panggain mo, yung oras mo sa family mo, yung tulog mo, yung guto mo, yung pag... Lahat yan. Pero darating ang time, di ba, yung chinecheckin mo from 4:50, 1:08, di ba, minsan wala pa, itlog, itlog, di ba? Bro, maniwala ka sa akin, darating ang time, pagka nagawa mo na ng maayos, natutunan mo yung negosyo, lalaki ng lalaki ng lalaki ng lalaki ng lalaki ng lalaki yung income mo. So in short, kung nahihirapan ka ngayon, tuloy mo lang. Alam mo kung bakit? Kung nahihirapan ka pa ngayon at pangit pa yung pinagdadaanan mo, hindi pa yan yun. Ituloy mo. Kasi sabi nga, di ba, lahat naman nagtatapos sa happy ending. So kung hindi pa masaya ang ending mo, tuloy mo. Bakit? Hindi pa yan yung dulo. Kasi nga, kailangan mo yung masaya. Which is ano, kumita ka ng malaki, magmilyon ka. Totoo hindi? So, ito, isa pinakamaganda din na ano, na kumbaga, isa sa mga reason din kung bakit front row. Simple. You get to help other people. You get to help other people. You get to help other people. Yun yung pinakamaganda, bro. You will only get what you want if you help others get what they want. So this is a helping type of business. Gets nyo? Kumbaga, yayaman ka lang, kikita ka lang ng malaki. Oh. Pag itong mga to, kumita ng malaki. Tama mali? Tama. Sample, ikaw itong upline. Ikaw to. This is you. Tapos meron kang left, meron kang right. Tapos, ang nangyari, ito, kumita ng malaki. Yumaman. Itong dalawang to, yumaman. Itong dalawang to, yumaman. So, yumaman tong mga to, tanong, mayaman to? Yes! Yumaman tong mga to, tanong, mayaman to? Yes! So, kung yumaman tong mga to, anong tawag dito? Mayaman! Upline. Yan ho ang role as an upline. Tulungan yung mga taong nasa ilalim mo. Masarap maging upline. Sobra. Pero it comes with responsibility. So you have to be responsible sa mga taong natutulungan mo. Pag nag-join yan, tulungan mo. Gawin mo yung part mo. Ngayon, kung ikaw naman, member ka, bago ka palang kaka-join mo at may upline kang tinutulungan ka, baka naman sabihin mo ngayon, tulungan mo daw ako ha, tulungan mo ako ha. Kapatid, sa mga upline sa mana nandito, tulungan mo yung mga taong gustong magpatulong. Gawin mo yung part mo, gagawin, kailangan, gawin din nila yung part nila. Tama. Tama mali? Tama. Two-way yan eh. Di ba? Hindi naman porket, di ba? Sinabi kong... Kumbaga... Ito lang. Bottom line, kung ikaw, meron ka bang upline na dito ngayon kasama mo? Nagkumatay ng training? Yes! Sino nandito yung upline niya? Tasa ka man. Value your upline. Nagets mo? Yes. Respect your upline. Love your upline. Hindi ko sinabing mahalin mo na, di ba? Shutahin mo nga. Respetuhin mo. Kaya ba? Yes! Kaya? Yes! Yun yung pinakamaganda. Di ba? So you tend to help other people. Di ba? And ang pinakamasarap sa lahat. Last. But anong ano na? Fifteen. Ano? Ha? 15. Transferable. Sample, wag naman sana. May nangyari sa'yo, kinain ka bigla ng lupa. Diba? Dun sa ano, dun sa beneficiary. May ganyan eh. Diba yung, kilala mo ba yun? Si ano? Si Talabong? Oh, diba? Na-transfer dun sa kuya ba niya yun? Oh, sa kuya niya. Tapos, nagtatop yun. Hanggang ngayon, nagtatop yun. So, natutulungan pa rin. Transferable. Diba? At ito ah, I am nothing against employment po ah. For training purposes. Pero, I am nothing against employment. Pero, wala eh. Yun ang pinakamagandang example eh. For example, diba? 10 years, 20 years, 30 years kasi isang company, nagtrabaho ka, ikaw yung general manager dun, mataas position mo hindi? Taas! Mataas yung position mo. Diba? Mula first floor, nandun ka na sa 8th floor, diba? Ang taas. Hindi, general manager ka. Tapos dumating sa time, 50 years old ka na, kailangan mo na mag-retire. Pwede ba ang pumalit sa'yo yung anak mo na 18 years old? Yes. Pwede? Okay lang ba? Kasi anak ko, okay lang ba? Siya na lang yung general manager para matuloy na lang niya yung trabaho ko. Pwede hindi? Hindi. Sa front row, pwede yun.
sa sobrang dali ng sistema, sa sobrang ganda ng support system, kahit bago pa lang, sumama lang ng sumama sa'yo ng dalawa, tatlong buwan, ma-adapt na niya kagad sa'yo yung mindset eh. Yung baliw, yung gigil, tama mali? Kasi napakadaling gawin yung business. Kapi-business nga eh. Hindi mo na kailangan mag-reinvent ng kung ano-ano. Susundan mo na lang yung sistema. Pag ang isang bagay naman, paulit-ulit mong ginagawa, mamamaster mo eh. Tama. Yung ang kantang Stupid Love eh, sinong may ayaw niyan? Hindi mo na nga naabutan yun eh, nung nirelease yun eh. Sino naabutan yung Stupid Love? Oh, ganyan lang tayo? Ganyan, ano, ganyan lang tayo? Ha? Dayaan? Ha? Tara, naabutan mo yun? Yes! Yung sikat na sikat pa yun. Ako ayoko niyan, ang sakit ng ulo ko dyan. Ang sakit ng ulo ko dyan. Seryo, Brad, munta naman. Paano pan, pero maniwala ka sa akin, Brad, nakabisado ko yan. Kahit ayoko, nakabisado ko. Ano, pagising mo na umaga, di ba? Ini. Wala yung labak sa akin. Nailigo ka, yung tito ko dadaan, di ba? Stupid! Nakasakay ka sa tricycle, yung tricycle driver, love! Maglalakad kayo, yung mga estudyante, kinakanan ng nahilaba ko sa'yo, yeah! Diba? Sisigaw pa, stupid! Pagdating mo ng school, Mac, ano? Stupid! Pag uwi mo ng bahay, stupid! Diba? Bago ka matulog, ano sinabi mo? Stupid! Ikaw nga, hindi mo nga binasa yung lyrics nun eh, ayaw mo nga yun eh. Eh, ba't pagka-video, kabisado mo? Nakakanta mo, nagra-rap ka pa. Kasi paulit-ulit. Isang bagay na paulit-ulit, Brad, man. Repetition is the mother of all learning. Kahit hindi mo gusto, maniwala ka sa akin. May gets nyo? Yes! So, ganun yun, di ba? So, paulit-ulit lang. So, last but not the least, ito. Natuto ba kayo? Yes! Ay mo yun, di ba? Personality development. Yan. Ito yung pinakamagandang ituturo sa your benefit mo sa front row. Personality development. Yan. Personality development. Ang akala ng mga tao sa networking, pera-pera lang. Pera-pera lang. Pero hindi nila alam, marami ka munang babaguhin dito sa ugali mo at pagkatao mo bago ang kumita ng malaki dito. Kasi kailangan, ang dami kailangan baguhin. Like for example, paniniwala mo. Sabi nga, di ba, magbabago lang ang resulta mo pag nagbago na paniniwala mo. Ano ba ang pinapaniwalaan mo ngayon? Yayaman. Masyadong broad eh, yung yayaman ka eh. Naniniwala ka ba, nakikita ka ng 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 linggo-linggo? Yes! Yung itsura mong yan? Yes! Yung lagay mong yan, yan, check mo kanino, check mo last week, 450, 900. Naniniwala ka, this year, malalabas mo kotse mo, ang isang kotse, 980,000. Tapos, tatapat mo yung 450. Paano mo paniniwalaan yan? Oo nga eh. Sabihan niyo, wala ako nun. Paano maniniwalaan yan? May nagtanong eh, last time. Gaps. Paano ka nakakasigurado na yayaman kami sa pronto? Yan na lang sa inyo. Antayin natin matapos. Paano ka nakakasigurado na yayaman kami sa pronto? Dear Char. Alam nyo, ang mga leaders or successful na tao, hindi mayaman ha, iba yun. Ang successful na tao, meron mo silang isang bagay or katangian na nakikita na nila ang isang bagay bago pa mangyari. As if nangyari na. At naniniwala silang nangyayari na. Ang tawag ko doon is vision. Kaya ka ngayon naniniwala or ramdam mo na ikaw as if. Brad, magkano ba laman ang bulsa mo? Magkano ba laman account mo? Magkano ba chinecheck mo? Pero gigil na gigil ka at ramdam na ramdam mong mangyayari sa iyo to. At alam mong makukuha mo. Ang tawag ko dyan, vision. Nakafocus ka sa kung anong mangyayari 2 years, 3 years from now. Hindi ka nakafocus sa kung sino ka at kung anong meron ka. Tandaan mo, pag nag-focus ka ngayon sa kung sino at kung anong meron ka, may inis ka. Bakit? Kasi ayaw mo yan. Ayaw mo yan.
At sabi nga sa amin ng apply namin, nasasabihin ko lang din sa iyo kasi nasaktan kami noon kaya sasaktan ko din ngayon. Kung sino ka ngayon, pangit ka pa. Kahit ganito tingin mo sa akin, ba't naging proof na ito? Maniwala ka sa akin. Kung nakita mo ako dati, hindi ka, no, bro, hindi mo lalapitin, bro. Maniwala ka sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi kung mabukaw ang sarili mo, hanggang naganda ng form mo, naka-long sleeves ka, naka-coat ka, di ba? Naka-wax ka pa, di ba? O, naka-coat ka pa, di ba? O, pagbaba mo dyan, maglalakad ka papunta doon. Kasakay kang jeep, naka-dress ka, sakay kang tricycle. Naka-heels ka, sakay kang tricycle. Kaya kung sino ka pa ngayon, angay ka pa. Ang tignan mo ngayon, 2 to 3 years from now. Na yan, naka-dress ka, pagbaba mo, saan? Sa kotse mo. Anong kotse na dinadrive mo? Di ba? Magkano na kinita mo? Ilang milyon na ang kinita mo? Magkano na weekly mo? Ano na bahay mo ngayon? Ilang tao na nagtatap sa ilalim mo? Ilan ng car club? Anong mga bansa na ang napuntahan mo? Sa isang linggo, gaano ka kadalas mag-shopping? Tuwing Sabado, linggo lang ba? Pagka may sale. Gets mo? Pero bago mo marating yung mga yan, ano, may kailangan muna mag-bob sa'yo. Tama ba ako? Pagka ikaw to, may mga tao kahit hindi nag-join sa front row, lahat siya nakatingin sa'yo. Kahit hindi mo lang alam, kahit hindi ka pini-PM niyan, kahit hindi ka kinakausap niyan, maniwala ka sa akin, bro. Nakatitig sa'yo yan. Nakasubaybay yan. Nakasubaybay, nakatingin, bro, dinusubaybay nila yung front row journey. Hindi mo lang alam. Kaya nga pagka nag-million ka, magugulat ka, yung mga dati mong barkada magko-comment sa'yo. Congrats. Na yung dating, walang mangyayari sa'yo dyan. Hindi totoo yan. Katarantaduhan yan. Hindi ka yayaman dyan. Hanggang umpisa lang yan. Magko-comment, alam namin kaya mo talaga yan. Umpisa pa lang, alam na namin kaya mo. Congrats. Kita naman tayo. Reply mo, pag-iisipan ko. Bro, kapi naman tayo. Discuss mo yung negosyo mo. Next time na lang. Nakatingin sa'yo. Alam mo, tinitignan nila sa'yo. Ano? Yung pinopost mo. Gadgets, cheque, pera, kotse, bahay, tour, kung ano-anong luho, alahas, gamit, bags. Panglabas, hindi nila alam, magbabago lang ang resulta mo pag nagbago na yung iniisip mo. Paano ko ba mag-isip? Mindset, it's all about mindset. Di ba sabi nila, for you to have a positive life, you need a positive mindset. Kailangan may positive mindset ka. Ano ba ang pagiging positive? Ano ba yung positivity na sinasabi? Being positive, it's not expecting the best things to happen. Na yung mga bagay, maganda lagi yung nangyari. Hindi yan ang pagiging positive. Positivity, ang ibig sabihin yan, that you're expecting whatever happens is for the best. Na kayo pangit o maganda yung naging resulta para sa'yo, it's either you win or you learn. You never lose. You only lose pag wala ka natutunan. You only lose sa gantong klaseng business pag tinigil mo. You only lose pag wala kang natutunan. So you have to learn. Dalawa lang ang ginagawa mo sa front row. It's either kumikita ka or natututo ka. Kung hindi ka kumikita, dapat natututo ka. Kung hindi ka natututo, dapat kumikita ka. Kung kaya mong pagsabayin, better. Habang kumikita ka, dapat natututo ka. Yun yung kailangan. Nagigets mo? Kumbaga tinuturuan ka dito kung paano maging mabuting tao. Imaginin mo, sa ugali mong yan ngayon. Ikaw, tignan mo ngayon yung sarili mo. Pakitain kita ng 200,000 isang buwan. 200,000 pa lang yan, ha? Isang buwan. But ang liit niyan. Aw, saan laki na yan? Bro, maliit yan. Malaki, maliit yan. Tang na loob. Ops, malaki yan. Hindi malaki yan. Maliit ka lang mag-isip. Tama. Brad, ang liit niya. 200,000? Ano naman, brad? Ang daling abusin yan. Tanongin mo si Melvin. Ops, Melvin nyo. Magkano yung monthly niyang expense? Expense, ha? Pero may nasisip.
pero may savings. Kasi hindi solusyon ang pagtitipid. Ang solusyon, lakihan mo, cheque mo. Para kuhang buhay. Kumikita ka lang, sabihin natin, 1 million, isang buwan, may expense kang 200,000, ano sabihin mo? Psss, ayan. Tama, mali? Ayan. 200 lang? Puta pa nga tayo SM, bakit? Naghahanap pa ako ng mga pagkagastusan. Ang liit masyado ng expense ko. Nung, hindi naman sa pag-ano, pero nasa Singapore nga kami. Kasi gusto kong balikan doon yung chili crab. Yun yung doon nag-originate ng chili crab eh, sa Singapore eh. Yung may sauce, tapos maanghang may crab. Pero yun yung maganda kapag ka ikaw, naging tamang tao ka eh. Marunong kang lumugan. Tsaka tuturuan ka kung paano maging humble.